So what's up mga kalakay? Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong kaibigan na si Lakay Calpo, Calpo TV at your service. At shout out sa ating mga subscribers sa YouTube at ating mga kaibigan sa YouTube. So magandang araw po sa ating lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. So ang ating ipabahagi ngayon mga kalakay ay yung pagpapatuloy lang natin yung ating topic noong nakaraan na tungkol sa mantika. Nasagot natin sa nakaraan kung ilang beses natin ginagamit ang mantika bago natin itapon. So ang ating i-share naman ngayon ay kung paano natin i-dispose ang used oil o yung ating pinaggamitan na mantika. So paano nga ba natin ito dinidispose? Basta na lamang ba itatapon dyan sa kung saan saan lugar? O kung basta ba natin na ilalagay sa alinman, lagayan? So ganito po yung aming ginagawa sa used oil mga kalakay. Sana ay magkaroon tayo ng isang idea kung ano nga ba ang dapat na gawin sa used oil o yung nagamit na mantika. So ganito po yung aming ginagawa mga kalakay. Excuse me po. So kapag ka ang mantika po ay nagamit na at hindi na pwedeng gamitin, ang ginagawa namin ay dalawang paraan kung paano kami nagdi-dispose ng mantika. Ang una ay iniipon namin sa isang lalagyanan, halimbawa ay container din o di kaya ay timba, at ito ay iniipon namin at itinatapi namin sa tabi or itinatago namin. Kasi may mga pagkakataon na may mga humihingi ang mga used oil o mantika at kanilang siguro ginagamit sa mga ilang bagay na hindi sa pagluluto ha, kasi hindi na pwedeng gamitin sa pagluluto yon pagka used oil. Ang iba na humihingi sa amin ay ginagamit nila na ginagawang petroleum o fuel. Yung iba may mga pagkakataon na ganoon na gagamitin nila at i-convert nila sa fuel yung mantika o yung used oil. At pwede pa nga yang gawing gasera yung used oil. Pwedeng i-convert na gawing lampara yung used oil na yan. Kasi may napanood pa nga ako sa YouTube na gano'n eh. Na pwede palang gagamitin na pang fuel nga. Gagamitin lampara yung used oil. Yung iba ay ginagamit nila doon sa mga farm nila. Halimbawa sa mga may nag-aalaga ng baboy, gano'n. At ginagamit nila doon sa mga kulungan. Hindi ko alam kung paano yung panggagamitan nila doon, basta may mga pagkakataon na humihingi yung mga may alagang mga baboy kasi ginagamit daw nila yung used oil na yon. So kung ano man ang kanilang paggagamitan ay wala na ako doon, wala na akong pakialam doon mga kalakay. At ang mga humihingi naman ay aming mga kakilala, ganyan, basta pinagpapayuhan namin na hindi na pwedeng gamitin yon sa pagluluto ng pagkain. So ganito yung aming ginagawa. Halimbawa ay masyadong marami ng naipon ay kailangang i-dispose. So kailangang i-dispose yung basura, ang used oil. Ang ginagawa namin ay paunti-unti namin na nilalagay sa plastic. Ayan. Lalagay namin sa plastic yung used oil na mantika. Basta maingat tayo na ilagay yung mantika doon sa plastic kung hanggat maaari ay dublihin natin o triplihin natin yung mas plastic.
Saka natin ilalagay doon sa basura. At kailangan maayos din na paglagay sa basura para ito ay itapon. Yan. Kasi talagang hindi na pwede yung mantikang yun eh. Ganon. So, yung nga, dalawang paraan ng aming ginagawang pag-dispose. So, sana ay nakapulutan natin ng isang idea ito. At kung mayroon pa kayong mga idea kung paano yung mas magandang pag-dispose ng used oil, ay pwede nyong i-comment doon sa baba. Para naman ay makatulong sa atin. Ganun din sa amin. Baka may mas magandang idea kayo. So, pwede nating tularan kung paano natin i-dispose ng maganda yung ating mantika. Kasi, baka may magsasabi na itapon nyo doon sa kung saan saan. Ay nako, baka mahuli tayo ng mga ano dyan, environmentalist ba yun? Eh, makakasira tayo sa kalikasan minsan eh. Kasi pinagtapunan ng mantika, halimbawa ay sa lupa, kung yan ay tinatamnan ng gulay o tinatamnan ng halaman, ay siguradong hindi mabuhay yung halaman, mamamatay. Batay sa aking karanasan dahil nasubukan na namin yan na kung saan-saan na lang kami magtatapon ng used oil. Ngayon, yung lupang yon na pinagtatapunan ay hindi nakakasurvive ang halaman. Hindi nabubuhay yung halaman, kaya hindi maganda. So, kung may idea kayo kung paano i-dispose na maganda yung used oil ay just comment down below mga kalagay. So, hanggang dyan po ang ating may babahagi. At sana ay nakapulutan natin ng konting idea ang video ito. At kung nagustuhan ninyo ay paki-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay please subscribe. At i-click ang notification bell para update ka sa mga video. So, maraming salamat. God bless po at mabuhay po tayo lahat. Bye-bye!